So yung presyo nito mga kol is umabot po siya ng 'Pag welcome back sa ating YouTube channel Sorpas TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyo kalimutan like, share, and subscribe. Click na rin ang notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. Hello mga kol, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon mga kol, pakita natin yung ating Suzuki Everyone 4x4 Tiptronic RO6E engine 660cc. So meron itong maximum power na 49 horsepower at 5,700 RPM. So meron din na itong maximum torque na 62 Newton meter at 3,500 RPM. So yung length ng ating unit mga kol is 3.4 meters at saka yung ating width ng ating unit is 1.5 meters. So meron naman itong height na 1.7 meters. So tapusin natin yung video mga kol para malaman natin kung magkano ang presyo sa ganitong setup at saka magkano yung basic setup nito. So yan, makita natin yung kulay ng ating unit is black and pearl white. So makita natin dito, yan. So yan po yung headlight natin, naka LED po yung ating headlight, H4 po yung gamit dito, LED po yung ating park light, din ito yung ating signal light. So dito sa hood mga kol, yung original is wala po itong chrome. So nilagyan po natin ng chrome. Then meron din tayong ilaw dyan. Ayan, so napakaganda pong tingnan. Ayan, so dito meron din tayong customized na fog lamp. So lahat ng DA17B is wala pong original na fog lamp. So nilagyan natin yung housing niya, is kinopya po natin yung DA17W na mga unit. So meron din tayong customized na bumper. So yan po yung design na napili ng ating customer. So yan, dito fully tinted po yung unit natin. Ayan. So dito meron din tayong customized na fender, 13 inches mud terrain tire, brand new na gulong, then brand new yung mag wheels natin. So makita din natin dito, fully undercut yan mga kol, then lifted po yung unit natin. So dito auto fold yung ating side mirror at saka retractable yung ating mirror mismo. So yan po yung mukha ng ating unit pag dito tayo sa gilid. Napaka ganda, simple pero napakaganda tingnan in personal mga kol. Ayan, meron din tayong Japan original na carrier. So birang-bira lang po yung ganyan mga kol. So naka-chamba tayo na meron tayong nakuha na top load carrier na Japan original. So dito naman, meron pa rin tayong fender dito. So brake shoe yung gamit dito, sa harap is naka-disc brake. So ayan, so lifted, subakal yung gamit natin. Ayan, so dito naka-fully undercut. Then makita natin dito mga kol, meron tayong customized na spoiler. Then meron tayong ladder dito. Ayan, so yung meron tayong wiper sa likuran. Meron tayong third light. Then ito is meron tayong Suzuki emblem. Then dito is meron tayong fender dito. Then meron din tayong nilagay na plate holder para hindi mabin yung plaka natin. Dashcam camera din yung sa stereo na camera natin. Ayan, so kita natin naka fully undercut talaga yan mga kol. So yan, yung spare tire natin, nandyan po sa ilalim, yan po yung kulay yellow. So original po yan na mga kol, Japan spare tire. Ayan. Then dito naman tayo sa interior. So yung interior na yan, naka VIP concept. So yan yung gusto nila, black and white combination. Meron tayong room light dito. Yan po yung ilaw natin dito. Then meron din tayong customized na or yung third seat natin. Yan po yung third seat natin. At the same time, pwede natin gawing storage box. Then ito, yung ating matting is brand new na po yan mga kol. Ayan. Then dito naman tayo sa harap. So yan po yung captain seat natin.
So meron siyang headrest, armrest, meron siyang cup holder dyan or bottle holder, power window switch. Ayan, so yan po yung handle natin, slide lang yan. Din dito yung mating natin is bago na din. Naka-plastic na din yung apakan dito. Din dito makita natin yung jack, tie rings at saka riser. Ayan. So dito naman tayo sa harap. Ayan. Baba natin para may liwanag. So open natin dito para mas maliwanag sa loob. Para makita natin yung interior natin. Ayan. So dito, makita natin meron tayong extra fan dyan. Tapos dito meron tayong lagayan dito sa itaas. So lahat ng mga power window na unit meron siyang lagayan dyan sa itaas. So ito yung dashcam natin. Ayan, full screen po yan. Ito yung ating 9 inches Android touchscreen stereo with reverse camera. Meron din tayong nilagay dito na digital temperature gauge. Meron tayong mga cup holder. Ayan, meron dyan. Meron din sa kabilang side. Ayan, so meron din dyan. Ayan. So ito makita natin meron din tayong lagayan dito. Ayan, so meron din ito yung glove box natin. Meron din siyang mga extra lagayan. So dito makita natin yung ating fog lamp switch, 4x4 switch, ayan, headlight adjuster. Ayan, so yan po yung accelerator pedal natin, yung ating brake pedal. So ito yung upuan natin. Ayan po yung itsura sa dashboard natin pag tayo iupo dito sa passenger or driver side. Ayan, so ito yung steering wheel natin, original. Ayan, so makita natin dyan, 4x4. Ayan, so handbrake, indicator, so door indicator, park. Ayan, so makita natin dyan. Ayan, so drive. Pag gusto natin i-manual, lagay lang natin dito, mga kalo, manual mode. So maglagay dyan, 1, then my letter M. So ganun lang, mag second gear hanggang fifth gear po yan, mga kon. Ayan. So aircon switch ito, blower, kung paanohin natin yung blower. Hazard switch, yan po yung hazard switch natin, mga kon. Ayan. So yan po, brand new na po yung mating dito. Yan po yung legroom natin, yung accelerator pedal natin, then yung ating brake pedal. So kumplito po siya sa mga sun visor, left and right po yung sun visor natin. Yung mga passenger handle natin, ayan, so left and right, kompleto po yan. Auto fold sa side mirror, ayan, functional po yan lahat. Ayan dito. Then, dito tayo sa makina. Ayan, so ito yung makina natin. So ito yung makina natin. So yung makina natin, mga kol, is RO6E engine, VVT 12 valve. Ayan, so EFI. So makita natin ito yung injector natin sa dalawa tatlo, 3 cylinder lang po kasi ito. Then VVT solenoid. Nandyan po yung ating ignition coil at saka spark plug. Then yung ating oxygen sensor. So dito din tayo mag-refill ng engine oil kung gusto natin. So check natin sa kabilang side. Ayan. So napaka ganda ng pearl white, oh. Ayan. So dito naman tayo. So dito makita natin yung ating model Suzuki Motor Corporation Japan. So GDM talaga to. So type HBD D17V, chassis number, engine is RO6E. So chassis number nandito, yung gas tank opener natin nandito. Ayan. So dito tayo maglagay ng gas. Then ito, makita natin yan po yung throttle body natin. So yung throttle body natin, mga kol, is wala na pong cable. So electronic po yan. Yung pedal natin is electronic din. So ang kaganaan nito, kaya ito napakatipid sa gas kasi accurate po yung binabato ng pedal papunta sa ECU. Then si ECU na po yung mag-calculate kung kaano kalaki yung butterfly na i-open niya dito sa ating throttle body. So yan, so yan po yung throttle body. So napakaganda. So ito inject yung ating alternator, then yung ating aircon compressor. Diyan po yung AGS oil natin, auto gear shift, main fuse box, then yung ating air filter housing, din dito yung ECU natin. Ayan. So dito naman yung ating hood opener. Ayan.
Yan. Open natin. Yan. So ito yung coolant reservoir natin or expansion valve, coolant expansion valve. Yan. So coolant po yung nilalagay diyan. Ito yung windshield washer reservoir, brake fluid reservoir. So yan po yung unit natin. So yung presyo nito mga kol is umabot po siya ng 430,000. Ganitong setup na po yan mga kol. All in na po yan mga kol. Kayo yung mamili ng kulay kung ano yung gusto nyo. Pero kung sa basic setup lang nito is nasa 330,000 lang po. Depende na yan kung mayroon lang kayong mga additional. So tataas po yung presyo. So 330 mga upgraded. Halimbawa nito naka lip up mud-terrain tire. Ayan, so yung mga ilaw dyan, fog lamp, mga under stereo, digital temperature gauge. Ayan, so BRP ceiling, top load carrier, ladder, at saka spoiler. Ito yung mga fender. Ayan, so kasama po yan sa mga upgrade sa ating unit. So yan lang muna yung aming vlog for today. Ayan, maraming salamat po sa yung patuloy na pag-subaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kagaya nito. Ingat po mga call, and bye-bye. God bless po sa ating lahat.